Good morning, guys. For today's video, magdi-deliver lang tayo ng motor. De, joke lang. Pero ihahatid ko nga lang itong si Bergie kaila ano, kaila Doc Ryan. Papa-confine ko muna ng ilang araw kasi may ipapagawa na naman tayo. Yung brake natin sa likod, papapalitan na natin ang disc brake. Ayan, papagawa natin disc brake. So, hindi kasi yun kaya ng gawin ng isang araw lang kasi marami pa kailangan gawin. Gagawa ng mga brackets, tapos may mga kailangan i-torno. So, iwan muna natin kaila Doc Ryan. At sakto naman na may lakad din ako bukas, mga ilang araw din ako wala. So, saktong-sakto lang na iwan na ko na muna doon ito kaila Doc Ryan. Eh, mas okay kasi yung ano, palitan na disc brake para at least maging mas malakas ang brake natin. At nakakairita na kasi yung ano, yung tunog ng drum brake, lalo kapag bagong hugas, pag nababasa. Yun, sobrang ingay nun. Nakakairita. So, papalitan na natin ng ano, disc brake. So, yun, tara, samahan niyo ako, punta tayo kala Doc Ryan. Umpisa muna. Alright. Alright, so ayun na nga, na iwan na natin si Bergie doon kaila Doc Ryan. Ayan, dito ngayon sa Tanawan. So ngayon jeep muna tayo pa uwi. Ngayon lang ulit ako makakapag-commute. So babalikan ko na si Bergie dito sa Martes. Alright. So, sige, dito na yung jeep. So, dyan ako sasakay, papuntang pabalik ng Lipa. Alright. Bye. One eternity later. Alright, so Tuesday na ngayon. So, oras na para kunin na ulit si Bergie sa Santo Tomas, kaila Pops Ryan, na iniwan natin para pakabitan ng disc brake. Yung Sunday pa lang yata, natapos niya na yun. So, nag-send na siya sa akin ng mga videos at pictures na okay na, nakabitan na ng disc brake. Pero, kahapon na tayo nakabalik dito sa Batangas, kaya ngayon ko palang nakukuha, kukunin si Bergie. So, mamaya, i-test din natin kung lumakas nga ang preno, pero sabi ni Ryan, ni Pops Ryan ay sobrang lakas na rin ang preno niya. So okay, so punta muna tayo sa Santo Tomas ngayon. So sa ngayon ay jeepney gaming muna ako. Alright, bye! Oh, kalamba! Alright, so ito, nakuha na nga natin si Bergie. So,
hindi ko na muna napakita doon kanina yung mga yung bagong disc brake natin, yung paano naikabit ni Pops Ryan, kasi may music doon, baka copyright na naman tayo. So mamaya na lang sa ano, mamaya na lang sa bahay ko ipapakita yung disc brake na ikinabit. So ngayon try ko na lang muna pakiramdaman tong preno, kasi ang lakas niya, napakalakas. Iba kasi talaga pagka disc brake. So, pero hindi to ABS, kaya pag napiga mo na sana medyo malakas, ay talagang skid, nag-i-skid siya. So, kailangan na gamayin ulit. Okay. Tsaka poging-pogi. So, sige, uwi na lang muna ako ng ano, ng lipa. At saka ako ipapakita ang mga lahat na ano, ikinabit at kung paano ikinabit ni Pops Ryan. Ayan, okay, so tagits mamaya. Alright, so ito na nga, no, nakuha na natin si Bergie. At ayan, ito ang ikinabit ni Pops Ryan na caliper. So naka disc brake na si Bergie. Ayan, RCB na caliper ang binili natin, yung disc. Napakaganda at napakalakas na ng preno, ano na, na ano na natin to, na try na natin. Kaya blue ang pinili natin para terso sa mga blue bolts, mga titanium bolts na kinabit ko. Yan cable niya. So yan ginawa ni Pops Ryan. Tapos dito sa likod, yan wala na yung mga kable diyan, tanggal na, sinapalit na tayo ng disc brake. Tapos ito, nilagyan ni Pops Ryan ng ano, tornilyo at nut para hindi mapasok ng tubig. So, ano yan, wala na rin yung mga brake shoe niya sa loob para mapagaan pa rin ng konti. So, yan. So, yan mga ginawa ni Pops Ryan. At syempre, dito, yung lever, brake lever, pinalitan na rin yan. Dahil naka-disc brake na tayo at pinalitan ng brake lever, so meron na rin tayong brake fluid na ano, reservoir. Ayan. Okay, balik tayo dito sa likod. So, ayan, mga ginawa ni Pops Ryan. So, itong ano kasi natin, hindi ito makinis. Hindi makinis yung surface nitong mugs natin. So, may ginawa pa rin si Pops Ryan. And then, ito. Ito na malupit. Ayan. Kung makikita niyo itong bracket, ayan, flat bar yan, si Pops Ryan lang gumawa nyo. Oh. Tapos ito, yung nakabend pa yan para iwas sa ano, para iniwas niya sa gulong. Ayan. Diba? Lupit. So, sa bahay nyo lang na nila ginawa yan. Lahat-lahat. Ayan. So, ito pala. Ayan. So, mayroong adapter na pinagkabitan ng disc. Ayan. Itong disc, medyo manipis ito kasi ito yung lighten na ano, lighten na part na disc. Alright. Solid. Solid, solid. So, ayan. So, goodbye ano na. Goodbye yung maingay na sound, wala na pag nagbe-brake, kasi pag yung sa brake shoe, sa drum brake na maingay pag nababasa, lalo pag hinugasan, pagkatapos hugasan. So yun, okay, so try natin yung preno. So, sa harap. Nakita nyo na malakas na ang brake, talagang sirit yung preno sa ano, likod. Pero yun lang din, pagka ganyan, kailangan lang gamayin ulit.
kasi hindi siya ABS, so mag-skid ka talaga. So kailangan mo siyang gamayin para iwas disgrasya. Pero ako, mas sanay kasi ako sa ano, yung sa underbone dati, ganyan, wala pang mga ABS, ganyan talaga kalalakas yung mga preno. So ayan, mas sanay tayo. So ayan, mas sanay tayo sa ganito. At siya nga pala, so ngayon na pinalitan natin ito ng disc brake, so hindi na siya combination, kasi di ba yung stock ito combination ng brake sa harap sa kalikod. So 70% sa likod, 30% sa harap. Ayan, so hindi na siya combi. Merong iba na hindi gusto yung combi na brake. May kasamahan kami dito, gusto yung patanggal yun. So ako din, medyo mas okay sa akin yung ganito. Mas sanay tayo kaysa sa ganito, kaysa dun sa combi. So ayan guys, so kita nyo na yung disc brake natin. So ayan, so dito ko na lang ulit tatapusin tong video. Salamat ulit sa panonood. Ingat lang yung lagi lahat, and God bless.